Samantala, ang pagtama na ho ng iba't ibang sakuna sa Pilipinas tulad ng lindol, maituturing daw na issue ng national security ayon kay Senador Panfilo Lacson. Ang FIVOX may babala naman sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Balitang hatid ni Jam Sisante. Maraming taon nang pinaplano ng mga senador na ilipat ang lokasyon ng Senado. Mula 1997 kasi, nirerentahan lang nila ang bahagi ng GSIS building sa tabi ng Manila Bay. Umabot na ngayon sa 170 milyon pesos kada taon ang renta. Pero bukod dyan, dapat din daw ilipat ang Senado dahil delikado ang lugar sakaling magkaroon ng malakas na lindol, sabi ng FIVOX. If the earthquake is offshore, there can be a tsunami on the beach area. Again, this Senate building is part of the tsunami-prone area in Metro Manila. Si Senador Ping Lacson, ang chair ng Accounts Committee, na humahawak sa planong magkaroon ng sariling gusari ang Senado. Between Antipolo and say Fort Bonifacio, sana mas may risk. Kasi we're planning to transfer. Senate po? And there are two options. Tama naman po, kailangan nyo mag-transfer. Now, where to is a different thing because this is now the important thing. The hazard is different from the risk. So even if, for example, you say that BGC has a nearby fault than Antipolo, Antipolo also has a steep slope. Depending kung saan po kayo sa Antipolo. But the risk to the structure will all be dependent on the design and construction of the building. So, pwede naman kayo sa BGC. Pwede rin kayo sa Antipolo. Sa ngayon, wala pang pinaladesisyon at budget para sa sariling gusari ng Senado. Sabi ni Solidum, hindi lang Senado ang dapat maghanda. Dapat may plano rin para sa ibang sangay ng gobyerno sakaling may tumamang natural disaster. We should avoid having a leadership vacuum after a major event. Leadership vacuum, President, Office of the President, Senate, and Congress, and House of Representatives. Sabi ni Lacson, maituturing na national security issue kung tamaan ang natural disasters tulad ng lindol ang mga sangay ng gobyerno. Dapat din daw may mas praktikal pang plano para hindi maparalisa ang gobyerno sakaling may hindi ka nais-nais na mangyari. Sa United States, meron silang tinatawag na designated survivor. Di ba? Merong ina-exempt nila pagka merong gathering of all the leaders. Meron silang sinesave na isa as the designated survivor just in case the almost impossible thing would happen. No? But we should also have a contingency similar to that practice. Jam Sisante, GMA News.